Ako po ay si Edgar Lariosa. Ako po ay taga Tondo, Smokey Mountain. Ako po ay nakapagtapos dahil po sa paglalaro ng baseball. Ako po ngayon ay isa ng public school teacher. Save po natin ang Smokey Mountain Field of Dreams. Isang napakagandang istorya ng Maynila. Na isang, sa isang sulok ng Maynila, dito sa Smokey Mountain, Tondo, ay merong isang lugar na kung saan ay dating basurahan. Nadaan po sa sipag at tiwala sa may kapal. Ganyang larawan ang pambihirang paglalakbay ng mga kabataan mula sa Smokey Mountain sa Tondo sa Maynila. Mula sa nakamulatan nilang bundok ng basura, abay akalain yung pupunta sila sa Amerika para abutin ang kanilang mga pangarap at para magbigay karangalan sa Pilipinas. Ako po si Marilia Betumagin. Nakapagtapos ako ng pag-aaral ng libre sa De La Salle University nang dahil sa paglalaro. Makitimeout muna tayo kay Chino Trinidad! Sa tulong ng Little League Philippines, ang bahagi ng dating tambakan ng basura dito sa Tondo ay nagsisilbing laruan kung saan ang ilan sa mga bata ay matagumpay ng nakararating sa malalaking kolehiyo sa pamamagitan ng sports scholarships. Sana naman padala niya dito sa Smokey Mountain para yung mga kalaro ko magkasapatos at di na sila magkasugat sa paa. Ang problema nila, hindi sila makapasok ng trabaho because of the name Smokey Mountain. Kasi stigma eh. Nung nandito silang lahat, kausap mga kausap. Hindi ko alam, yun pala si Toby. Sabi niya, one what ago? Paggagawa ko yan, Kuya Nono. Ayan. Ayan na. Milagro din. Nung natuwa kami, nung nakita namin may lupa dito na alat ng GK, na pwede gawing baseball field. No? Yung mga nakatapak na ng college, nakakuha ng scholarship. So nakita namin, bakit hindi natin pagandahin tong field para maybe sa future, marami pang bata na makatapak ng college. Niniwala ako lahat na nangyayari dito, kagustuhan ng Diyos. Mga bata nga natuto, gumaling, mga dati nagkakalkal ng basura, ngayon hindi na. Nagpunta rito si Ambassador Thomas, tumulong sa pagpapagawa ng backstop na yan. We know with the help of Richie and the Philippine Sports Commission that the U.S. Embassy is going to do everything we can to help these young boys play sports and have other activities that will improve their lives. Nagpunta rito ang mga Hapones, ang mga Japanese po, para tumulong sa pagpapagawa nito. Bahagi ng Field of Dreams itong gusali na ito na nakikita nyo nang sa aking likuran. At nung nagsimula silang magtabos ng damo rito ay pinapabakante ang gusaling ito na hindi nila alam. Itong gusaling ito ay hiningi namin kay Senator Angara at ibinigay namin sa amin dahil ito ay nagsisilbing opisina at dito namin na hinuhubog yung mga bata. Dito kami nagkakaroon ng evaluation. Ginagawa rin itong study area kapag sila ay nag-break sa pagtitraining. Dito rin namin ginagawa yung values formation at yung counseling kapag mayroon mga problema ang mga bata. At yung isang kwarto naman, doon nakalagay yung mga equipments na binigay ng mga banyaga, ng mga foreigner na dumalaw dito at nag-donate ng mga gamit ng iba't ibang equipment sa paglalaro ng softball at baseball. E paano naman kung ito'y mawawala sa amin? Paano na kami? Paano na yung mga batang Tondo, batang Smokey Mountain at buong Maynila na nakikinabang sa lugar na ito? Metro Public Recreation Bureau, save the Smokey Mountain Baseball and Softball Field. Coach Rico ng Santa Maria, Bulacan. Save Smokey Mountain Field of Dreams. Coach Joseph of Tugigaraw City Team, please save the softball baseball diamond
of Smokey Mountain for the benefit of more young people will be going to play not only nationally but internationally. O si Gerald A. Riparip, nagmula sa Smokey Mountain Baseball Team, makapagtapos sa Adamson University bilang scholar. Save Smokey Mountain, Field of Dreams. Kinuha nila ang pagkakataong makatulong kami sa aming mga magulang bilang isang atleta na makapag-aral ng libre sa college. Sobrang saya po namin sa lugar na ito. Kaya kung kukunin po nila sa amin ang field na ito, parang tinanggal na rin po nila kami ng kasiyahan. Nakakalungkot isipin na yung sa pagkawala ng field. Nakakalungkot lang po isipin na mawawala itong field sa amin. Kasi ito na po yung pangalawa namin tahanan. Dito na po ako lumaki. Parang dito na rin po ako lumaki at ito na rin yung pangalawang laruan. Kasi dito po kami lumakas. Dito rin po ako natuto sa field na to. Sana mapigilan yung pagkawala sa amin ito. Nararamdaman ko, una, malungkot. Sa pangalawa, pagkadismaya. Siyempre, marami nang nagawa at saka natulong sa akin yung Smokey. Pag ginawa nila itong field, para na rin nilang kinuha yung pag-asa namin na magkaroon ng magandang direksyon sa buhay. Para na rin nilang kinuha yung mga goal namin sa buhay. Yung makapag-aral ng libre, tapos malayo sa mga masasamang gawain. So gusto kong iparating sa inyo at sana po i-share niyo yung ating video. Kailan kaya kami makakapunta ng Amerika? Kailan kaya kami makakapunta, makakain ng masasarap na ganyan? Kailan kami makakaapak sa magandang field, makakatira sa hotel? Pero ngayon, sa tulong ng Diyos, sa tulong ng mga taong handang tumulong at may mga puso talaga, narating namin, unti-unti naming naaabot yung mga pangarap namin.